sumainyo ang kapayapaan. Paano mapapatotohanan ng Ama ay dakila, mahiwaga at makapangyarihan at tunay na mapagmahal? Kung wala nga siyang ipatutupad na nasisilayan ng tao sa lupa, kung wala ngang magaganap sa bawat naghahanap ay makasusumpong naganap. Sa mga dumadamay nakakadama, sa kumikilala, makikilala siyang tuwiran. Kaya halina, halina mga mahal, inyong pagtuunan ng pagninilay, sino ang Ama sa inyong buhay at ano siya para may magawa sa inyong lahat. Kapag umiral ang pagkatao, siguradong sigurado, maaring malito, maaring magkasala, maaring manghina, maaring mawala ng pag-asa, maaring masaktan, maaring mag-alinlangan, at maaring makasupo na siya. Subalit kung pagtitibayin mo ang kaloob ng Ama at kikilalanin mong tuwiran kung ano siya, ang lahat ng kahinaan mapapalitan ng kalakasan. Ang lahat ng pagkalumo mapapalitan ng pagsusumakit, pagiging masigasig. Sapagkat ang Ama ay tuwirang katotohanan, at kung lahat ng tao'y magiging marupok nga, sino nga kaya ang mapipili niya? At kung may magpapakatatag at pagagapi sa pang-aagaw ng kapwa o kalaban na gumagamit sa kapwa, sino nga ang tapat na mapipiling mga sumunod sa may tumalima? Maraming katanungan ng tao, subalit isa lamang ang dapat pagtuunan. Lahat ng tao ay may sentido komon. Lahat ng tao ay may damdamin. Subalit, ang damdamin at kaisipan ng tao ay hindi katulad ng Ama. Kaya't ibinahagi ang Espiritu niya upang ang kikilala sa Kanya ay tuwirang makilala at madama siya. At ang tuwirang nakadama at nakakilala at nagsusumakit na siya ang kamtin, kapwa-tao niya ay hindi niya papansinin. Buhay bang Ama? Kaya't ang bawat naging matatag, mas malaki ang porsyento ng pagka-espiritu na sumasa kanya. Subalit lahat ng nabupo, nagbilang pagkatao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, wala ngang naging isang Kristo kung pagkatao. Subalit maliwanag na tinuran, nagkatawang tao. Sa makatwid, sa pagkakatawang tao, puspos ng Espiritu ang katawang tao. Kaya't napagtagumpayan ang sanlibutan. Sa makatwid din, mga minamahal ko, ang makapagtatagumpay sa sanlibutan ay ang nasa malamang ang Espiritu sa Kanya. Kaya't paano masasabing kung tinanggap mo ang Espiritu ay nanahan ka sa Kanya kung ang pinangibabawan mo sa sarili mo pagkatao? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Habang hinihintay mo ang tuwirang kaligtasan, marami kang pinagdaraanan. Subalit sa pakikibaka mo sa buhay na tinatalakay ng iyong buhay at pinagdaraanan ng iyong buhay, kapag ang Ama ang pinagtibay mo sa iyong katauhan, siyang mag-aari na tuwiran.
Buhay ba ang Ama? Inyong pagnilayan, mga mahal, halimbawa sa mga estudyante, may limang matalino. Ang isang matalino'y napasama sa kalokohan. Hindi kaya maagaw nila yaon? Subalit, ang limang matalino, kapag may nakasamang isang mangmang, mas malamang ang matatalino, maaakay nila ang isang mangmang. Buhay ba nga ma? Kaya't ang may liwanag ay magpakita ng liwanag upang maakay ang nasa dilim. Kung marami sila, maraming makukuha. Kung mas marami ang nasa dilim, magugupo ang ilang nasa liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung nagpapakatotoo ang bawat naghari ay Ama, walang mapapangibabawan ng kalaban niya. Maminamahal, mahirap din ito ng tao. Subalit tulad ng tinuran ko, patotohanan ng may taglay na Espiritu na sumasa kanyang Espiritu Santo. Isa siya sa maging matatag, matibay, matapang na ipakibaka at ipatotoo ang Espiritu'y sumasa kanya. Upang isa siya sa mapili at kalugdan ng Ama, yamang nagnanasa ng kalugod-lugod para sa kanya. Mamahal, kung walang magmimithit magnanasang siya kalugdan, walang mapipili amang mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramenyahana. 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 Sadyang napakahirap pakibakahan ang katotohanan at mahirap ipakibaka ang kabanalan kung ika'y malamang ang katawan. Kaya't kailangang mas lumakas ang spirito para matalo ang laman. Buhay ba ang Ama? Hindi ito mawawawaan at maunawaan baga nang wala pa sa totoo. Hindi ngayon at ika'y isang manggagamot, alam mo na ang lahat at damang-dama mo ang Diyos. Hindi ngayon isa kang mangangaral, alam mo na ang lahat at damang-dama mo ang Diyos na tinatawag mong Ama ko, Panginoon ko. Maliban nga, hindi ka man mangangaral, hindi ka man manggagamot, kung ang Espiritu'y nasa iyo, iba pa rin katwiran mo sa kapwa mo. Katotohanan ang sa aking tinuran. Kaya, huwag sabihin na ako'y manggagamot, nasa Diyos na ako. Huwag sabihin ng isang mangangaral, ako'y mangangaral, nasa Diyos ako. Sapagkat marami ang magsasabi sa bandang huli, Panginoon, ako'y nanggamot, Panginoon, ako'y nangaral. Subalit ituturan, umalis ka sa aking harapan. Sapagkat siya o na yung mga ang mapagpaimbabaw na gumamit lamang sa pangalang Jesucristo. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paano mo ba maisa sa buhay at maisa sa katwiran na sa iyong Diyos mo, ang Ama mo, kung ikaw ay di tulad ng kapwa mo na marupok? Kung ikaw ay di tulad ng kapwa mo na nagsusuri sa gawa nila, gawa ng kapwa-tao, subalit sa sarili, hindi nagsusuri. Kung ikaw ay isang tao na wala nang pinagmasdan, kundi ang ikahihina ng kapwa mo at pagiging sa sarili mo, kundi ikaw ay dapat maging isang tulay na tulay ng buhay, tulay ng kapwa mo, isang pagtitibay sa isang katatagan at isang pagliliwanag. Mga mahal, katulad ng isang magulang, paano sasabihin sa anak niya, magtibay ka na, manalig ka, kung ikaw din ay nerviosa, kung ikaw din ay mahina, parehas kayo ng anak mo, wala kayong tibay,
Pares kayong magbubupo. Pares kayong malalambot. Pares kayong manghihina. Sapagkat isa man sa inyong dalawa ay walang matapang, walang matatag. Nasasabi mong, magtibay ka anak. Subalit, eh Diyos ko, Eka, nanginginig ang katawan ko. Nasaan ang pagtitibay mo? Nasasabi mo yun dahil alam mo sabihin. Subalit, wala ka sa damdamin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sa aki tinuran. Kapag tinuran ng tao, alam ng Ama kung nagmula sa puso. Alam ng Ama kung totoo. Alam ng Ama kung ito'y nagagawa ng bawat anak niya. Kaya't ang tunay na may pagkatakot sa Ama, siya ang isasalang-alang hindi ang sarili, hindi ang kung sino, kundi ang Ama niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan at sinong nahihirapan kapag ang tao'y nag-aalinlangan, natatakot. Walang dinitiba, kundi ang magtataglay ng may takot, may pag-aalinlangan. Kundi ang nagtataglay ng kalituhan, kaguluhan, pag-aalinlangan, pagkatakot. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapatotohanan sa sarili ang may tapang mismo, yung may taglay na sariling may tapang lumalaban. Buhay ba ang Ama? At sa tapang napapatotohanan sa pakikibak at paglaban, siya rin naman ang nakinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Sang maliwanag na patotoo, kapag ang tuhod ninyo may diferensya at ang inyong pigi, mahirap tumayo, mahirap lumakad. Yan po ang katotohanan, mga mahal. Kaya ang tuhod nyo at ang pigi nyo, siyang lakas ng inyong paa. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag may diferensya ang pigi mo at tuhod mo, malakas man ang sakong mo, hindi ka pa rin makakalakad. Subalit mahina man ang mga binti mo, basta matatag ang tuhod mo at ang iyong pigi, nakalalaban pa rin ang binti mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa madaling salita, mahina man ang katawan mo, kung ang ama mo't anak ay malakas sa buhay mo, mapapalakas ang katawang mahina mo. Buhay ba ang Ama? Mami na mahal, katotohanan ang sa aki tinuran, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahana. Alalaumbaga, paano nga titibay ang lahat ng tao? Hindi ka mapapatatag ng kapwa mo tao at hindi ka mapapatibay ng taong katulad mo. Subalit ang magpapatibay, magpapatatag sa'yo, ang Diyos Amang tinanggap mo at kinilala mo totoo. Kaya't siyang hanapin at tuklasin mo ang karunungan. Damhin sa kaloobat, hanapin, tuwir ang ikay, kanyang aaliwin. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa paglilingkod po, daraan ka sa panlulumo, panghihina ng loob. Subalit kapag ang pinaghari mo sa buhay mo'y Ama, ang kahinaan mo'y patatatagin niya. Ang kawalan mo ng pag-asa sa mga nakakasama mo, pag-asa mo sa Kanya. Kaya, matira matibay, sabi nga ng Ama. Buhay ba ang Ama?
Subukan po ninyong magpatayo ng isang tahanan at sinamahan nyo ng marupok na kahoy. Makikita ninyo sa kalaunan ang katotohanan kung alin ang kahoy na marupok. Buhay po ba ang ama? Sapagkat kailanman ay hindi mo mape-perfect yung tahanang iyan. Sapagkat kung minsan, hahanapin mo yung maganda, yung tamang kahoy, bibigyan ka ng manluloko. At kung pinakapili-pili mo man, at pagkatapos ay maganda talaga, siguradong sigurado rin, kung pinili mo sa isang tahanan ay magagara, matitibay, matatatag. Kapag may pumasok na anay, ang matunguhan ay naurang naunang masira at yung hindi pa ay natitira. Buhay po ba ang ama? Sa makatwid, gaano man ang tibay at tatag na pinagsama-sama, kapag may pumasok na iba at tinanggap ng mabubuti na hindi nagtibay at nagpakatutot, nagpakabuti, parang sinisirang anay ang kanilang katawan. Kaya ang matatag na hindi pa natutunguhan ng anay, dapat siyang magpakatibay na lumayo sa anay. Buhay ba ang ama? Subalit, sino kaya ang mag-aalis at magtatanggal noon? Ang may-ari ng tahanan, hindi si Juan, si Pedrong walang kinalaman. Sa tahanan mo, di baga? Pakikialaman ba ni Juan ni Pedro ang tahanan ni Maria na siya ang may-ari? Di baga, kung nagkaanay ang tahanan ni Maria, siya mismo ang magsasabing, tatanggalin ko ito, aalisin ko ito, at siya rin ang maghahanap ng tagatanggal. Mga mahal, may takda ang lahat. Kung paano pinunla ng ama, siya ang nagpunla at iba ang umaani sa nakinabang na tumubo at naging maayos. Kung sino yung patuloy na pinakikinabangan, siya naman ang patuloy na nasisiyahan. Buhay ba ang ama? Alalaong baga, ano ang nais kong ituran sa inyo? Diyan nasusukat ang katapatan ng tao. Diyan makikita ang makatotohanang pagtalim at pagtupad. Diyan masusukat ang pakikipagtotoo sa ama. Diyan nasusukat ang tapat na anak niya. Kaya, kung magiging matapat ang bawat isa, mayuhulagpos lahat ng ama. At ang nakikibakat lumalaban, siyang laging o sa tuwinay kasama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may ruon ay babahaginan pa, subalit ang nasubukan, kung sino ang may ruon na dapat ay bahagin at alayan pa, napalagay niya'y dapat siyang mayroon at babahaginan pa, subalit di nakita ng amang karapat dapat, siya ang hindi niya alam, siyang nawawalan. Subalit, kung minsan, yung walang inaasahan, dahil tapat at totoo siya, siyang nagkakaroon karagdagan. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, ayon sa pakikibaka ng tao at pakikipagtotoo ang kanyang kakamtin. Hindi ngayon at nagtamasa ka at nagtagumpay ng ilang panahon. Kahit mandaraya ka, sisibol pa rin ang tagumpay mo sa buong panahon. Hindi totoo yan, mga mahal. Sapagkat kung gayon na lamang ang karanapan sa buhay, wala nang magiging totoo tapat sa ama. Lahat ay magiging talusira na at lahat ay di nagagawa ng husto. Buhay bang ama? Kaya may tamang timbangan at may tamang takalan.
may tama rin, husgado. Walang dinitiba, Ama ang hahatol sa bawat isa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahanam. Nang ika'y sumuko at nagbilang tagasunod ng Ama, paano mo ay sinabuhay ang kanyang mga salita? Paano mo sinasabuhay ang kanyang mga gawa? At paano mo pinatototohan ang siya'y kilala mo na? Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoong tapat at nakikipagtotoong makatotohanan pa. Subalit, ang Ama rin naman ang nakababatid ng hindi, kaya ang Ama rin ang dapat humatol. Buhay po ba ang Ama? Kung lilimiin lamang ng tao ang bawat araw na kaganapan sa dakong ito, ang kumikilala ay makakakilala, ang totoo ay makatatanggap, at ang hindi ay wala ngang mararamdaman. Kaya mga mahal, sino nga kaya ang magtitibay kung lahat ay marupok? Sino nga ang magsusumakit at magsusumikap kung lahat ay magbibilang pagkatao? Wala, sapagkat wala ngang taong magtatagumpay sa larangan ng kabanalan. Kaya't binahagi ibinigay ang Espiritong banal. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Salamat sa Ama. Talagang napapatotohanan niya na siya ay nakikinig at siya ay naririyan lamang. Sa tuwing ako po ay may lumbay, ang hiling ko sa Panginoon ay paramihin niya yung paglilingkuran para yun ang aking magiging kagalakan at kasiyahan. Kung mayroon man pong hindi magtibay, kayo na po ang bahala, sabi ko. Sapagkat hindi naman ako pwedeng ako ang miyat-miyay magsalita. Eh kung yung salita mo hindi na uunawaan, ako pa kaya, sabi ko po. Totoo po yan. Para po ako nakikipag-usap sa harap. Para ko siyang kausap na nasa harapan ko, nasa tabi ko. Panginoon, bahala na po kayo sa marurupok at mahihina. Kung titingnan ko po sila, mahahawa ako ng kahinaan at karupukan. Masasaktan ako at di makalalaban ako. Kaya bahala na po kayo. Ang mahalaga po, ako'y patatagin mo. At ayaw kong masubukan mo. Ako ay tanglawan mo. Sa oras na ako'y maaagaw ng dilim, kuhanin mo ang aking kadiliman at ibigay mo ang liwanag. Sa gayon, ako'y makatutupad sa iyo ng matapat. Sapagkat kapag pinagmasdan po ninyo ang ginagawa ng kapwa nyo, halimbawa kayo ay mahina, at nakita nyo pa yung kapwa nyo mas mahina sa inyo, eh, paano pa po kayong titibay? Kaya, ang pagmasdan po ninyo ang krus na daladala ng Kristo, ang krus na pinagpakuha ng Kristo, upang huwag nyong makita ang kapwa nyo tao. Sapagkat kapag ang kapwa nyo ang pinagmasdan nyo, wala kayong mapagtatagumpayan. Totoong totoo at pawang katotohanan, kung hindi mo dadamhin ang damdamin ng iba at ang damdamin mo lang ang sa tuwin ay dadamhin mo, mahihirapan ka. Masasaktan ka sapagkat sadyang may taong may pandinig subalit walang naririnig. May matang maliwanag subalit di makita'y liwanag. Mayroong pandama ngunit walang pandamdam. Hindi ginagamit. Kaya't kapag silang marurupok, mahihina ang iyong ginawang isang tunay na salamin sa iyong sarili. Ikaw ay maaka
tinatakay nila, magubuko kang katulad nila. Buhay ba ang Ama? Kaya pakatandaan po ninyo, minsan man sa inyong mga pumaparito't naririto, hindi ko sinabing mag-akay kayo. Sinabi po ba sa inyong mag-akay kayo? Hindi. Sapagkat dito mapapatotohanan kung tunay ka ng may liwanag, ikaw mismo'y pagmumula ng liwanag ng kapwa mo. At di na kailangan sabihing mag-akay ka, sapagkat alam mo kung anong nais ng Kristo't Ama mo. Kaya ikaw mismo gagawa ng paraan para malugod sa iyo. Buhay ba ang Ama? Na hindi po ito matanggap ng iba, subalit ito ang totoo. Ano ang hindi matanggap? Naku, Eka, bakit gano'n ang katwiran? Kailangan, Eka, mag-akay ka? Oo. Sige, mag-akay ka. Sabihin mo, mag-akay ka. Paano mo sasabihin mag-aakay yung isang mahina? E di mahina rin ang maaakay niya. Pwede mo namang gawing umakay ka kung matibay at matatag ka na kahit di kasabihan. Buhay ba ang Ama? At di man makita ng kapwa mo, ang Ama naman ang alam mong nakakakita sa iyo, sa kanya ka magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon pong mga taong nahihirapan sa ginagawa sapagkat ang gusto'y makita yung ginagawa ng kapwa niya. Kapag ang tiningnan mo at hinihintay mo yung makita kang ng kapwa mo sa ginagawa mo para purihin ka tingnan. Paano po kung isang halimbawa, isang apo kunching, kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong nakikita kong ginagawa mo, kung alam ko yung hindi naman totoo, wala lang pandama sa akin yun. Lalo na kung ginagawa mo'y mabuti, nasisira naman yung iba sa'yo. Hindi pa rin po yung tama, sapagkat yun ang Kristo. Hindi kikibo, magmamasid lang, subalit di rin naman magsasalitang makasasakit sa'yo. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag nangusap, pangkalahatan. Yung may pandama, makadama. Yung makakilala, makakilala. Yung nakaunawa, makaunawa. Subalit kailanman, hindi sasabihin, nagpakitang puri ka na naman. Nagmapuri ka na naman. Nagmagaling ka na naman. Sa lahat ng ayaw ng Ama, ang nagpakitang puri, ang nagmagaling at nagmamapuri. Ano po ang nais ng Ama? Ang gumawa ka ng wala kang iniisip, kundi siya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag tutulong kayo ng kapwa nyo, halimbawa nilinisan mo yung kapwa mo, itutuo sa puso mo yun. Halimbawa pinainom mo yung kapwa mo, yung totoo sa puso mo, hindi kaya mo nilinisan para purihin ka ng kapwa mo. Kaya walang makapaglilingkod sa kabanalan kung napipilitan lang. Dapat ang maglingkod sa kabanalan bukal sa kalooban. Sapagkat manghihinawa, magsasawa. Sinisigurado ko sa inyo, 100%. Manghihinawa, magsasawa. Subalit kapag di naman nyo ang Ama at ang Amang nasa inyo, hindi mo maalala kung ano ang kapwa mo. Ang maalala mo, ang Ama. Kaya purihin, purihin, purihin nyo ang Ama. Kayong tapat at totoo sa Kanya. Kayong mga tapat, magpakatapat pa. Kayong totoo'y magpakatotoo pa, sapagkat di masasayang ito. Amang nakasilay, siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kunching, hindi nyo nga pagtitiwala sa sinambit na makatotohanan. Sapagkat kung bilang pagkatao, ang sa inyo'y iiral, labag sa kaloobang hindi papasok at nanamnamin, sapagkat ang pagkatao ang siyang nangingibabaw. Subalit dito natototoo at napapatotohanan ang katotohanang ikaw, kayo, na mga pinag-aharian ng Espiritu, ang tumatanggap at nakikipag totoong ganap. Mga mahal ko, ang tunay na nasa liwanag
sinasalang-alang ang liwanag na nasa kanya. Kung sino ang nagbigay ng liwanag na iyo'y pinaaalaga niya. Sa makatwid, kung nakilala mo ang Kristo dahil sa ginagawa mo, kung makakapinsala sa kapwa mo, hindi mo gagawin sapagkat alam mong taglay mo ang Kristo. Alam mo ang taglay mo ang Ama, kaya't ang gagawin mo ang makakapagparangal sa Kristo, Ama. Kaya ikaw na tumanggap sa Ama, ikaw na tumanggap sa Kristo, hindi mo gagawin ang makapagpasiraka ng taglay na dangal at karangalan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino ang tatanggap nito, mga mahal ko? Hindi ang laman. Kaya't ito ang patutuong ang espiritu ang nasa katawan, nawawawaan ang aking tinura. Nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Kaya, kumusta ka na, Angelie? Tandaan mo, anak, kung hindi pagkatawang nasa iyo, nakaunawa ka na. Ano? Tingnan niyo po. Sa palagay niyo po, kayo ang may gustong pumarito? Sa palagay niyo po, katauhan ninyo ang naghari kaya kayo naririto? Eh, kung gayon pong hindi pagkatao niyo, dapat po naunawaan niyo yung sinabi ng hindi tao. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Sino lang po makatatanggap? Yung mabababa ang loob at malalambot ang puso. Pag matigas pa puso mo, may katwiran kang sarili. Itaga niyo po sa bato. Kung bababa lang mismo ang Diyos at sabihin sa iyo ito, pero hindi na po kailangan. Papaliwanag po sa inyo mula sa banal na aklat niya. At inyo pong pag-aralan kung totoo ang Diyos at tapat ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa Galacia po ito, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Tama po ba? Kaya kung ikay nasa Espiritu, patuloy mong ibigay ang karapatan ng Espiritong nasa sayong katawan upang mapatotohanang nasa sayo ang Espiritu. Sa papaano mong mapapatotohanan iyong kapwa mo batid mong nasa dilim, pagbabatahan mo siyang tatanglawan ng iyong liwanag. Subalit hindi mo ito magagawa kung wala kang totoong pag-ibig. Kaya mo lang ito magagawa dahil yung pag-ibig na umiiral sa iyong puso, yun ang nakapagbabata para gawin mo ito sa kapwa mong wala kang ka-ano-ano at di mo ka-ano-ano. Kaya ang nakapagbabatang ang kapwa niya'y akayin sa liwanag, at ang kapwa niya'y pagbatahan niyang tanglawan ng nasa kanyang liwanag ay nasa Espiritu siya. Kaya't ang Espiritu ang nagbabata sa kanyang kapwa. Yung Espiritong nasa katawan niya, hindi mismo siya, kundi ang Espiritong nasa pagkatao niya para mapagbatahan niya ang kapwa niya. Yaon ang patutong sumasayo ang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sino ang nagbabata? Ang nasa matuwid na katwiran at nasa tamang kaparaanan. Yaon ay ang Espiritong sumasakatauhan ng taong pinagha-harian. Kaya, nasa Espiritu ka ba? Nasa Espiritu ba kayo? Kung magkagayon, kaya niyong batahin ang kapwa nyo
at ibigay niyo sa inyong kapwa na didimlan ang liwanag ninyo. Buhay bang Ama! Subalit kung wala kang maibibigay na liwanag sa kapwa mo, wala sa iyo ang liwanag, nasa iyo dilim. Kaya wala kang maibigay. Kaya may naibibigay ka dahil may liwanag ka. Kaya't patotohanan ang may liwanag na nasa liwanag siya upang mapakita na totoong liwanag ang sumasa kanya. Buhay ba ang Ama? Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. May hinihinging kaparaanan. Gawin mo itong may kahinahunan. Sapagkat kapag pinairal mo ang galit, hindi ka makakapagtuwid. Ikaw ay matutokso ring maaakit, makakasama ka ng nasa dilim. Kaya patay ang liwanag mo. Sa halip na nagningning, nakatulad niyang nagpundi. Napundi na lubusan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sa aki tinuturan. Alalaong baga, patotohanan ng tao, nakilala niya na ang Ama. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Marami ang tao nagpapalagay sa sariling marami ng ginawa, marami ng nagagawa. Bakit ang kapwa ay hindi makagawa? Bakit ang kapwa ay hindi gawin niya on? Subalit nahihirapan, nasasaktan. Isa ka rin sa nagbibilang tao. Kaya't pairalin mo ang nasa iyong espiritu nang huwag mangibabaw ang laman at katauhan. Matuksot madaya ka ng manlilin lang at pati ikaw ay mawalay. Katotohanan ang sakit tinuran. Mga anak ng Ama, kung may karamdaman kayo, ang dapat unang lumakas sa inyo ay espiritu ng Ama. Upang mapagbatahan ninyo ang inyong nararamdaman at matanglawan kayo sa inyong kadiliman, makalaban kayo sa inyong taglay na karamdaman. Gayon din naman ang mga nagugulumihanan at di maabot ng kapwa niya nila lang ang kanyang kagustuhan. Maglimit magtanto, baka ikaw ang malinlang. Bandang huli, gupo ka rin katulad ng nilalang na sa Ama ay hindi nakapagtagumpay. Mga mahal, mahirap tupdin ito ng tao. Mahirap makatupad ang tao sa tinuran ko. Subalit dito napapatotohanan ang espiritong tinanggap ay nasa laman. At ang nabuhay ay espiritu, hindi ang laman. Sapagkat dapat nadalhin ang bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagina ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Mapapalad kayo sa mga nagtatamasa sa mga aral na pinapahayag at tinabahagi sa dakong ito. Hindi nang hingi sa inyo ng kaukulang kabayaran at ganti. Lalo't hindi nang hingi sa inyo ng kabayarang kaukulan sa kanyong pakinabang. Kundi, binigay ng libre, pinamahagi ng libre, at ang libreng tumanggap din, mamahagi ng libre. At ang nakapagbahagi ng libre, masisihan din sa libreng kinamtan niya na napapanagana niya sapagkat batid niyang hindi taong naghandog sa kanya. Kaya mapapalad
ang nagsipagtibay at sa Ama ay nanahan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang hinasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. At wala ng Espiritu Santo at wala ng pananala kundi ang buhay na walang hanggan ang tinatalagang kamtin ng mga nagpagal nagbata sa makatwid. Kung nagnanasa ka ng tunay na buhay at buhay na walang hanggan, babatahin mo ang marapat na hinihingi sa iyo para mapagtagumpayan mo ang larangan ng kabanalan. Sapagkat kung lahat kayo rito ngayon ay mabuti na, hindi na nangusap. Kung lahat kayo ngayon ay may pandama na, hindi na pipili. Kung lahat kayo ngayon ay nasa katotohanan na, wala nang dadaing sa inyo ng hirap at sakit. Kung lahat kayo ngayon ay nasa Ama na, at siya na ang kilala nyo, wala nang magsasabing kahirap pakisamahan ng tao. Kung lahat kayo ngayon ay naririto dahil sa Ama't nakakilala na kayong lubos, wala nang gagamutin sa inyo sapagkat kayo mismo, batin niyong kagalingan, ay siya na. Buhay bang Ama? Katotohanan ang aking tinuran, kaya't ang Kristo't Ama ay kailangan ng tao. Subalit di mapapatotohanan ang Kristo't Ama ay totoo kung walang gagamutin na may karamdaman at upang gumaling na nasyahan at nagalak na nilalang. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karamenehan na. At kung lahat kayo rito, maganda na ang samahan, tapos na ang istorya. Wala nang sinabi sa inyo, kundi pagdatal ninyo'y tinuran ay ito. Mapapalad kayo mga anak ko. Napakabubuti na ninyo. Kayo na ang nasa piling ko, kaya't magsiuwi na kayo. Buhay bang Ama? Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ito ngayon ang pakikibakahan nyo, ang kapwa nyong hindi ninyo maabot ang kanilang ugali. Ba't di makakilala sa totoo? Samantalang tinatawagan ay Ama. Tinanggap daw ay Ama, ngunit sa gawa, wala pa siya. Kaya ikaw na matibay ngayon, magpapakatibay ka pa. At habang nagtitibay ka, hindi ganang sarili mo yung pinagtitibay mo, kundi ang pananalig mo sama. At ang pananalig mo ang magpapatibay ganap sa iyo upang mapakita ng Ama mo na yamang siyang inunat kinilala mo. Patototohanan ng tapat, iba ang kinamtan sa hindi marapat. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga minamahal ko, sapagkat sa gawa sinusukat ang marapat at dapat na matungo sa tamang kalalagyan at matungo sa walang kabuluhan. Katotohanan, palay mang naturingan, kahit sariwa payaan, batid ang malintugang laman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam. Kaya't ang Ama, nasa luman ng damdamin mo, tulad ng palay, ang marunong kumilala sa malintog at matimyas na laman, batid na batid kung ano ang kaloob-looban. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran ko
ko na sa inyo ang marapat aking mga mahal, inyong tangtuin at pagnilayan ang sa aking iniluwal. Bahagi ng buhay ang pakikibaka sa sanlibutan, habang may hininga, lumaban na may katapatan. Doon nasusukat ang sama at tuwirang siya'y siya, ang sapagkatao ang nanguna. Nekaramenayahanam. Pakatanda ninyo, hindi ito kaya ng tao, kaya't may espiritong magpapatutong makakaya lahat ibigay ito sa inyo. Kaya't ang may espiritong tumanggap at nakatanggap ng ang ganap, papakita ang totoo na sa kanya ang liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, kayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kung lahat ng tao ay magiging marupok, walang matutungo sa pinaghandaan at piniling mga silid. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't yaon ang tinatawag na artificial, yung nilagay na bakal, hindi na tunay na buto mo yan sa makatwid. Maging successful man o matagumpay ang operation na tinatawag, kailangan pa rin tulad ng natural at artificial, pinangangalagaan din. Sapagkat ang natural at artificial, parehas na may hangganan. Ang mahalaga, mapalad ka. Di napinsala ang utak mo. Walang napinsala sa mga ugat patungong utak mo. Kung may napinsala mang kaunti sa mata mo, manalig kang pag nawala ang magalito at nahawi ang mga dugo na nagbarabara sa ugat ng mata mo, makakikita ka ng puso. O tao, katotohanan ang sa aking tinuran, kung may mata lamang na ginagamit ang tao, totoo na may pagkilala sa ama sa hindi man niya nakikita, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Tulad ng aking tinuran, kung mas malakas ang pagkatao'y walang haharap sa inyo, at kung pagkatawang iiral, walang maglilingkod sa inyo, at kung pagkataong pagkatao'y di haharapin kayo, kaya't sa maliwanag at pawang katotohanan, dapat tao mangibabaw ang espiritu sa katawan ninyo. Nekaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ngayon, pwede nang gamitin ang karunungang pang-natural.
napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung paano kayo marami ngayon, kakaunti ang alay. Ganun lang ang buhay. Kung minsan maraming kakain, kakaunti ang ulam. Ngunit at pasubali, kung nagmamahalan, pagpaparti-partihin nung nagmamahalan na yun para magkaasya ang ulam. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag may nakita kang kasama o may mga magkakasamang sakim, naku, uunang kakain yan para mabusog siya. Makikipag-unahan yan. At sasabihin niya, di bahala kang matira. Subalit yung mayroon pa rin pagmamahal at may takot sama, sasabihin niya, ay bahala na silang ako'y magpaparaya na. Ganon ang totoo na may takot sama. Tama po ba? Diyan makikita ngayon ang taong masakim at makasarili sa kakaunti na hain. Isang halimbawa lang po yun, ha? Sa magkakapatid, halimbawa, 10 kayo, ang ulam ninyo isang sardinas. Kapag may masakim doon, maunang kakain. Oh, sasabihin ng ina, abay, bakit naman hindi mo inaalala ang kapatid mo? Bay, wala pa siya, edi. Subalit yung mabait at may pagmamalasakit, pagmamahal, pag nakita niya yung ulam, edi, bali na. Magbabahog na lang ang tubig at asin, sila na lang umulam. Bandang huli, dahil mababait lahat yung nauna, yung bandang huli, ay karami palang ulam, hindi naman niya tinanong, kumain na ba kayong lahat? Bakit parang di nababawasan yung ulam? Nilantakan lahat, inubos, at nang nagsidating, ang siya, kagaling mo naman, inubos mo lahat, hindi mo man lang tinanong kami kung kumain na? Nakikita rin yung hindi totoo yung paghahandog. Sapagkat nanumbat. Kung totoo, kahit naubos lahat yun, wala na silang sinabi. Buhay ba nga ba? Mga mahal, ang tao nga naman, maraming katwiran. Subalit sama, di lulusot iyan. Sapagkat balangkas mo pa lang, alam na niya. Kaya kapag nangatwiran ka, pasuka na. Buhay ba nga ba? Mamahal, katotohanan ang sa akin tinuran. Kaya sa buhay ng tao, ang may takot sa Ama na kapag paparaya, inaapi naman ang matatapang at walang isip na kapwa. Subalit, hindi ka pa rin dapat mahabag sa iyong sarili. Ikaw na tapat at totoo sapagkat alam mo, may hustisyang ganap at totoong lumapat. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Katotohanan ang sa akin tinuturan sa tao ang katwiran, ba't ako magpapadihado? Pare-parehas lang kaming tao, palalamang ako sa kanya. Katwirang tao yaon. Subalit kapag katwiran na mula sa Ama at mabuti na dulot niya, hindi baling madihado ako. Huwag lang ako manluloko. Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan, ano ibig ituran? Hindi baling pinagbabatahan ko sila kung malulugod naman sa akin ang Ama. Kaysa silang walang pagbabat at walang pakikipagtuto, sayang ang kapagalan nila. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya kung tapat ang hangarin mo't layunin, mapagbabatahan mo alang-alang sa mang tinanggap mo, alang-alang sa Kristong sumayo, sapagkat batid mo, walang nalilihim kahit ano. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kapag nahirapan ang isip at damdamin, pagkatao nasakitan, subalit ang Espiritu'y nalumbay. Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan, walang layon kundi kaabahan, ay itighaw, kadiliman ay tanglawan, kahinaan ay palakasin, kaguluhin, kaguluhan. Guguluhin ka man ang kapwa mo, ginugulo ka man ang kapwa mo, maguluman ang isip mo,
ang ama mo'y kapayapaan, siyang silbing totoo sa iyo, kaya't sa kanya ka magpakatotoo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam. Buhay bang ama? Oh, hindi ko yahagis ito. Nilalapag ko dito. Bahala ang kumuha yung may gusto. Buhay bang Diyos? Sabi ng isa, sabi, kukuha ako eh. Sabi niya, kukuha ako. Kunwari, isa lang, pero inipit niya yung dalawa. Eh, kasi eka para sa anak ko rin. Para eka sa asawa ko. Eh, nakita na nga niyang ilan. Pinartipan niya. Eh, no, kaya kung totoo mahal niya yung kapwa niya at mahal niya yung asawa at anak niya, kahit isa kinuha niya, kakagat siya. Pinarti niya. Wala pang nasubok sa kanya. Buhay ba ang ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Suriin ang aking inaral, at aral ko'y bulayin nyo. Doon sa diwa nyo'y kilkilin, kutkutin yung lubusan, kikintalang mainam, sisibol kaliwanagan. Nekaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa larangan ng kabanalang paglilingkod, matira ang matapat, mawala ang magapok, at nagupo, nagapok. Buhay ba ang Ama? Kaya, alam niyo po, mga minamahal, napakapalad nung mga taong sabi. Sinabihan sila ng kapwa-tao na, ay, hindi na ika magbabago yung kasama niyan. Subalit sa isang iglap, nagbago siya. Napagbago siya ng ama. Eh, sinong napahiya yung nagsalita? Di po ba? Eh, ganun lamang po. Huwag niyong tasahan ang kapwa niyo tao. Katulad din ng karamdaman niyan. Huwag mo sabihin, ay, di nagagaling yan. Malala na yung sakit niyan. Kapag kumilos po ang Diyos, walang malala. At huwag mo namang sabihin, ay, malakas yan. Malusog ang katawan, matibay yan. Huwag mo rin sabihin yan. Kamukat-mukat mo. Bakit? Ang may sakit lang ba ang namamatay? Kahit walang sakit, pwedeng mamatay. Pag ginusto nang nagbigay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, wala kang dapat sasabihin. Manapa, lahat ay ipanalangin. Ipanalangin mo ang kapwa mo nang malugod ang ama mo. Idalangin mo si Juan si Pedro, wag lamang ang sarili mo. Sapagkat ang nais ng ama, ang bawat minamahal niya ay mahalin mo rin ito. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya ang nagmamahal sa kapwa niya, mahal niya ang Kristo't Ama. Ang di nagmamahal sa kapwa niya, sarili niya lang ang mahal niya, wala pa siya sa totoo at di kilala ang totoo. Buhay bang Ama? Masakit pakinggan ito, ngunit yan ang totoo. Mahirap unawain sa bilang pagkatao, pagkat pag-ugaling pagkatao ang sumisibol sa inyo. Subalit kung bilang sa Espiritu kayo, unawang-unawa ang sinambit ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko. Kaya, Angeli, wala namang gagamutin sa'yo eh. Wala rin palalayasin sa'yo. Kung meron lang, dudok-dok ko na ngayon dito. Gusto mo, pag dinukdok kita, ikaw masasaktan. Sinisigurado ko.
buhay bang ama? Subalit, kung meron dapat idukdok dito, na dukdok yun, aray ko, eka, aray ko. Pero ikaw, uwi kang walang bukol. Gusto mong gawin? Tama po ba? Sapagkat ang Kristo'y di mananakit at di nananakit, kailangan yung damdamin niyong masakit ay maghilom ang sakit. Buhay bang ama! Upang sa gayoy mapatotohanan ang Kristo ang tinanggap niyo, kaya naghilom ang sakit na para mang kirot, subibol ay galak at pan-ibig. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumain niyo ang kapayapaan. Net karameneyahana. Net karameneyahana. Pasubali ko sa inyo, katotohanan sasambitin ko, maging pagkatao ni Constantia'y di kayang gawin ang sinambit ko, kundi ganang espiritu ko ang mangingibabaw sa katauhan niyang taglay bilang laman. Kaya't walang ang makatutupad niyon, maliban ang espiritong nakipamayan nakitaan na kung sa inyong puso't damdamin ay magiging ganap, kayo rin ay tatahanan bilang templong naturingan kung di kayo makalaman. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenyahana. 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 May tanong po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na? Kumusta ka na? Sabi nga po, paano pa bang sasabihin na paniwalaan mo na yung nakikita mo na? Di yung hindi mo pa nakikita yung sinasabing maniwala ka, magtiwala ka at umasa ka. Di po ba? Kaya kahit kailan ay hindi sasabihin ng ama yung nasa iyo na, nakamtan mo na, sasabihin pa bang manalig ka? Hindi na, di po ba? Ang sinasabi niyang panaligan mo at manalig ka, manampalataya ka, yung hindi pa nagaganap sa'yo, yung wala pa sa'yo, subalit nang dahil sa tapat mong pagtitiwala at pananalig, napatotohanan niyang naibigay niya sa'yo. Buhay bang ama? Paano pang sasabihin na darating kung nandiyan na? Di sasabihin na lang, nandiyan na. Kaya nga sinabing, may darating. Dahil darating pa lang, hindi pa nandiyan na. Bakit di nyo batid ang ibig sabihin noon kung naniniwala kayong darating sa buhay nyo ang mabuti? Kung magpapakabuti kayo, gagawin nyo yung mabuti. Buhay bang ama? Paano pang masasabing, eto na, kung wala pa? Kaya, kapag sinabing, eto na, daratal na ang biyaya mo, manalig ka't magtiwala na eto na nga, padatal na. Subalit, kung nandiyan na nga, di sinabing, ayan na, ayan na, ayan na, eto na. Eto na, Eka, hawak mo na. Pag sinabing, ayan na, eto na, padatal. Ibig sabihin, padatal pa lang. Hindi yung, eto na, o, eto na, hawak mo na. Inaabot niya na. Buhay bang ama? Mga minamahal, katotohanan ang sa'kin tinuturan. Kaya kapag tinuran, anak, manalig ka. Daratalang araw magliliwanag din ang nadidimlan. Anak, pagtibayin mo ang kalooban mo kung paanong nakamtan mo ay maaring makamtan din ang kapwa mo kung pagbabatahan mo sila. Buhay bang ama? At paano naman mapapatotohanan ng ama mo na siya ang nag-atas sa'yo kung hindi ka susunod sa atas niya? Sa makatwid, kaya lang makikita ang kanyang inatas sa'yo kung tinupad mo ang kaganapan ay pasisilay niya rin bilang siya ang
nagbahagi sa iyo. Ang gusto ng tao, pagdaka, karaka-raka, eto na, hindi pa naman niya sinunod siya. Wala pa namang nakipagtotoo sa kanya. Makipagtotoo at sumunod muna sa Ama, pakikita niyang buhay na buhay siya. Buhay bang Ama, mga mahal? Ay, ang gusto naman ng iba, mabait ako, kailangan mabait ka rin. Paano pang makakahango ka kung mabait na rin siya? Dapat masama siya, mabait ka. Para mapabait mo siya sa kabaitan mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kapag sinabi ng Ama, mababait na kayo. Talagang mababait na kayo. Ngunit kapag sinabi niya, pinagsama-sama ko ang mabuti at masama, mapapakita niya yon. Kaya dito sa lupa, sama-sama ang mabuti at masama. Kaya, sa mga magkakasamahan din, kung yung isang puso dang pinagmulan, nagkadugtong sa magulang, nagkakaroon ng tidwaan, ang wala pa kayang ugnayan sa laman. Kaya, kung tunay kayong totoo tapat sa Ama, ang laman nyo'y di pa iiralin, ang espiritu nyo'y bubuhayin. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa aki tinuturan, sumain nyo ang kapayapaan. At kapag buhay ang espiritu sa inyo, buhay ang inyong desperensya. Buhay ang sa inyo'y mabuti. Patay ang sa inyo'y masama. Sapagkat ang nabubuhay sa laman ay laman at ang nabubuhay sa espiritu ay kabanalan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nekaramenayahanang. Ay, magandang umaga po, mga minamahal. Mga pasyente, mga tagasunod, kayo po ba ay kumikilala sa Panginoon? Kung kumikilala po kayo sa Panginoon, alam niyo pong ang Panginoong Hesukristo, si 72 ang hinirang niya, subalit ilan lamang po ang nagpakatuto. Kaya kung may nakikita kayong hindi tama o palagay niyo'y mali sa mga hinirang sa dakong ito, eh dapat po kung kilala niyo si Kristo, di rin kayo magsasalita ng di maganda. Tama po ba? Ang nagsasalita lang ng hindi maganda, eh hindi niya totoong kilala rin si Kristo. Sapagkat kung kilala niya si Kristo at totoo nga sa Kristo na siya, alam niya yung istorya ng Kristo. Eh kung nga po yung mga napili na 12, may nagtalusira pang Judas eh. Kasama na mismo ang Kristo ha? Kaya, kung ang nagpapakatotoo ay totoo, sigurado kasama siya dun sa totoong napili ng Kristo. Subalit dun sa mga napili ng Kristo at hindi totoo, sigurado sila yung kasama ng 72. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay po bang Ama? Kaya, para hindi po nahihirapan ang loob, at walang manghihirap ng kalooban sa inyo, at wala kayong paghihirap ng kalooban, kayo'y tumungo rito, hindi para magmasid sa mga dadat na ninyo, kundi tumungo kayo rito para makinig ng mensahe o magpagaling ang karamdaman ninyo'y pagalingin. Buhay bang Ama? Subalit, dapat hindi kayo nagtutungo rito na ang mata nyo'y ginagawad ninyong nililibot. Ang tenga ninyo ay iniikot. Dapat po hindi ganon. Para nang sa gayon mapuspos kayo. Sapagkat tuwiran ko pong sasabihin sa inyo, kahit sa anong gawain at ano pang lahat na tungkulin para sa kabanalan, walang perfect. Mayroong siguradong magkakamalit, nagkakamali. Subalit, bayaan nyo na po ang Ama humatol nun, huwag kayo. Buhay ba ang Ama? Eh, kung minsan eh, sinasabi, ano ba eh kayong alagan na yun? Eh, bakit eh ka ganun? Eh, ba't ganun? Alam nyo po yung palapintas na tao? Taong tao yan. Yung taong mapagsuri sa tao, pagkatao yan. Subalit yung nasa espiritu, naglilimi. Sinusuri man, pero naglilimi. Kaya, patotohanan po ninyo na nasa
sa Diyos kayo. Pakita niyo pong nasa Panginoon kayo. Ano po ang patotoo na nasa Panginoon kayo? Kayo'y pumarito, paano kayo gagaling kung naririto kayo, tinitingnan niyo yung kapwa niyo? Di po kayo gagaling. Sapagkat ang tinitingnan niyo lang pala ay kapwa niyo. Tingnan niyo kung anong magagawa ng Diyos sa inyo. Tingnan niyo kung anong mabibigay ng Diyos sa inyo. Hindi ang titingnan niyo kung anong ibibigay ng kapwa niyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang kapwa niyo ay walang maibibigay sa inyo. Ang kapwa niyo ay walang banal. Ngunit ang Ama'y banal at ang Kristo'y banal. Kaya may maibibigay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nagtungo kayo rito, maging sino man kayo, dapat hindi ang sinusuri nyo, ang pinakikinggan nyo, ang tinitingnan nyo'y tao, kundi ang pinakikinggan nyo, sinusuri nyo'y ang salita na naririnig ninyo. At kung ano ang damdaming nararamdaman na mula sa Kristo. Doon, mababago kayo ng pananaw, mababago kayo ng pag-iisip, mababago kayo ng damdamin. Subalit, habang nakatuon ang isip mata ninyo at damdamin sa kapwa ninyo, magiging malamang ang pagkatao, mamamatay ang Espiritu. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, sino naman ang nakinabang? Ang tanong sa inyo, yung marupok o ang matibay? Yung totoo o hindi totoo? Yung tapat o hindi tapat? Wala po. Walang sayang sa totoo, tapat, di po ba? Sino ngayon ang kawawa? Yung mandaraya at manluloko ng kapwa. Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya, anong dapat gawin? Mabalad ka. Sapagkat ilang araw ka pa lamang, nakakadama ka na at nakakaunawa. Totoo po yan. Totoo yan. Kaya, huwag niyo sabihin siya po kung sila hindi nakakakilala ng nakakadama at hindi. Kaya kung nakakadama ka, hindi ka pa man magaling, masaya ka na. Kung wala kang pandama, pag hindi ka pagumaling, ganit ka pa. Pag umuwi ka, huwe ka. Bakit? Pagkatao ka, wala sa iyo ang Espiritu Santo sapagkat wala ka nang ginawa, kundi nanindahan ang mata mo. Wala namang nadala, kundi galit sa puso mo. Buhay bang Ama? Oo, tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuran ko, pagharian, lubos kayo. Kaya, nais niyo bang makinabang? At nais niyo bang may iuwi? Tanggapin ninyo ang magbibigay ng inyong galak. Huwag ang inyong kapwa na makapagpapatigib ng galit. Sapagkat ang kapwa niyo tao, tandaan niyo'y walang banal. Pakatandaan ninyo sa kapwa niyo'y walang totoo. Pakatandaan niyo sa kapwa niyo ay walang perpekto. Subalit kung ang Diyos mong hinahanap ang siyang dadamhin mo, maring ikaw sa lahat ng mali ng kapwa mo'y magpakatotoo ka. Mga mahal, katotohanan ang tinuran ko, kaya't upang kayo'y makinabang, huwag si Kunching o sino man ang inyong pagmasdan, kundi pagnilayan ninyo ang sa aking tinuran. Sapagkat, kung ganang inyong nawawaan kung sinong nag-alay, mayroon kayong naramdaman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Netkaramineyahanang. Pakatandaan ninyo saan man kayo magtungong dako, walang lahat na pakikitunguhan nyo'y mabuti ang abutan nyo. Gano man kaganda at gano man kabuti sa una, pag maluwat mo ng kasama, lumalabas na natural niya. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuran ko, kaya't kung ang hahanapin ninyo'y ang sariling ganang inyo, di nyo mawawawa ng ganang kaloob ko. Kaya't kung ang nanaisin nyo'y ganang sa aking kaloob, makakamtan nyo ang ganang aking
nasang ibigay sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong pinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man, o taong aking mga minamahal. Teka muna. Hindi ko alam, Angeli, kung talagang mukha mo na yung arang napaka-asi mo. Pero alam mo, anak, kaya nakita kita nung hindi ka nag... Hindi, naging pasyente ka rito, no? Ganyan ka sa una. Nung huli, hindi ka na ganyan. Ang ganda mo. Ngayon, bumalik ka sa... Mahal mo ba sarili mo? Angeli, mahal mo ba ito? Ha? Sino ba yan? Sino? Sino? Hindi mo kilala. Maru, tuktukanda ka na eh. Mumulangan mo yung sarili mo. Pukpukanda kang martilyo, may gising ka eh. Ne. Buhay ba ang Diyos? Dapat siya nahihimbing pukpuk eh. Alam niyo po, ito lang po masasabi ko sa inyo, no? Sinungaling po yung tao na sasabihin niyang kahit minsan di siya nalungkot, kahit nasa espiritu ka na ng, kaya nga sabi niya po, 70%, 100% dapat nasa espiritu ka, eh hindi ka pa naman patay. Kaya tao ka pa rin. Ano? Kaya 70% dapat ay nasa malakas na espiritu ka, 30% lang ang nasa pagkatao mo, para magampanan mo ang kalooban ng Ama sa'yo. Kapag hap-hap, 50-50, malamang na baka maagaw ka, matangay yung 50 na yun eh, para kayong nag-aagaw buhay. 50-50. Malamang na namatay, malamang na nabuhay. Kaya dapat is mayroong lagpas ng kaunti. Kung halimbawa ay 55 man lang, ano? Malamang na pakikibakahan mo yan. Mga 60. At kung 70 na, at 30 na lang pagkatao mo, ba, marami ka ng laban. Marami ng laban, ano? Makakalaban ka na. Kaya mahalin mo pa ng mahalin at ipaglaban mo pa yaon. Kaya mangingibabaw ng hanggang nakukumpleto mong 100%. Kaya lang yung 100% na yon, siguro pag at nandoon ka na. Sinungaling yung taong hindi na nalungkot, hindi na parang aagawin ng galit, ng hinanakit, parang aagawin ng gustong magsalita. Alam niyo po, yun nga yung tinitingnan sa'yo eh. Kung kaya mong timpiin baga, kung makapagtitimpi ka na, at kapag nangibabaw ang espiritong taglay mo, naggawa mong magtimpi. Kaya kapag di mo pa natitimpi ang sarili mo, hyper ka pa. Hypertension. Sigurado, malamang pa yung laman mo sa espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang tendency nun, ikaw rin ang mahihirapan. Laging masakit ang ulo mo. Laging masakit ang batok mo. Laging para kang litang. Para bagang ang gaan ng ulo ko. Ano kaya ito? Tepo. Nawala si kabanalan. Umiral si kasamaan. Buhay bang Ama? Mamahal! Magnilay po kayo. Magtanto kayo. Kaya, bakit ito minimisaya po kung ching? Ano ba namang pakialam namin dyan eh? Nagpapagamot lang naman kami. Abay, kung nakinig ka, baka gumaling ka na. Buhay ba ang Ama? Eh ano ba gusto mo? Dalikutin ko yung mata mo. Sabihin ko, gumaling ka. Dalikutin ko yung puso mo. Gumaling ka. Hindi. Ang salita na parang tabak na tatama sa puso mo para mabuhay ang pananampalataya mo, na kung nanamnamin mo, pati ang puso mo, na maraming inanakit,
maraming basurang isip mo na hahawi. Dadali na yun sa siga. Buhay ba ang Ama? O ikaw, kumusta? Taas mo ang kamay. Yung isa. Yan. Hingang malalim. Sige pa. Sige pa. Sige pa. O, kumusta? Lalo pang gaganda pag ninamnam mo, ano? Buhay ba ang Ama? Yun ang gamot. Kahit wala kang nilago, kahit walang sinaksa, kahit walang nakabitin, nakapasok sa iyong katawan. Ano yun? Ano yun? Pakinggan po ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal. Ibig sabihin, ang salitang banal, maraming naibibigay na buhay. Tama po ba? Sa makatwid, kung nakikinig ka, nabuhay ang pag-asa mo, nabuhay ang pananalig mo, nabuhay ang pananampalataya mo, nabuhay ang lakas mo, nabuhay ang kapayapaan sa iyo, nabuhay ang pagmamahal sa iyo, na lahat kaninang naririto ka pa lamang na wala pa, na naririnig, puro patay. Pero mayroon pa rin patay dyan. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, wala kayong binayad, ano? Wala kayong binayad. Subalit, kahit wala kayong bayad, kung nakinabang po kayo at tinanggap nyo'y Ama, may tubo kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pakatandaan po ninyo, kahit di kayo namuhunan, may interest kayong tatanggapin kung kayo'y nakipagtuto sa hindi ninyo nakikita. Kaya kayong lahat, uuwing may gala. O, uuwi ka na. Eh, talagang makakawit ka dyan na lang. Pero dapat sinasanay-sanay mo yan. Eh, pero hindi pa dapat persahin, ano? Baka, baka mamaya eh, manisang naman, ano? Hindi pa yan matibay. Kaya, lalabas yung mga muta. Ha? Yun. Pag lumalabas yun, at tumutulo na yung luha, magdala ka na. Ha? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? O may tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Ano? Sigurado naman di kayo magtatanong eh. Pero, kung gusto nyo po magtanong, kayo po. Ikaw. Sana yung mga sana ha, bilang tayo, nawa. Yung mga dinadala mo dito eh. Ano? Huwag lang nagagamot yung physical, kundi yung spiritual. Ano po? Halimbawa mahalaga, physical o spiritual? Ha? Alin po? Eh, paano pong makakabuhay ang ng spiritual yung langis-langis lang? Dapat eh, may talk and talk. No. Di man delikado yan. Di yan makakamatay. Parang lumalaki na lamunas. At meron namang hindi lumalaki niyan. Kaya, lakihan mo yung pananalig mo, para yun ang lumaki. Yan, hindi lumaki. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, naku, Panginoon ko at Diyos ko,
Bakit ka nga ba magpapagal o magpapagod na magsalita ng magsalita sa walang kabuluhan? Ano po? Di po ba kayo nagninilay? Eh bakit nga ba naman mag-aartista ka ba dito? Eh wala ka namang bayad. Magdadrama ka ba dito? Wala ka namang bayad. Kung may bayad man lang sana kayo, may pakinabang sa binayad nyo. Eh wala nga eh, sabi ng tao. Kaya ano sa palagay ninyo? Ba't may ganito? Ano sa palagay nyo po? Kung wala kayong palagay, ay ba yung buwi na kayo? Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. O wala pong tanong talaga? Talagang-talagang walang tanong? Ay, sige po, walang tanong? Pumili na kayo, mga minamahal. Huwag po kayong sugod. Para naman kayong hugos eh. Sabi ng Panginoon, kabag-habag kayo. Litong-lito eka kayo, hindi nyo alam kung saan kayo susuling. Sabi po niya, no? Sa banal na aklat. Bakit po? Kasi hugusan yung mga tao. Nakikinig sa kanya at gusto lang palang makakain muli ng pinakain yung 5,000. Kaya lamang heka kayo naririto, hindi dahil sa akin, kundi doon sa pinakain. Diyos ko. Tayo po, anong gusto ninyo? Gusto niyo po ba ang Panginoon? Eh kung gusto po ninyo ang Panginoon, eh gugustuhin niyo yung salita niya. Tama po ba? Kaya po kung hindi naman siya nagsalita. Ay, ganun po ba? Ano po ba ang tinanong kanina? Ano po ang daan o paraan at dahilan? Bakit may ganito? Wala naman kayong bayad. Kung may bayad man lamang sana kayo, dun sa binayad yun ay pakinabang sa makatwid. Bakit? Ba't gagawa ng walang kapakinabangan ang isang kunching sa makatwid? Kaya gumawa ang isang kunching na apo kunching, may pakinabang sa kayo? Ah, may pakinabang kayo sa? Edit po ninyo kung may mali. Ano? May mali po ba? Eh, pag may mali po, eh kayo mali. Mali yung hakahaka ninyo. Ano po? Pagkatama, natama nga kayo. Sapagkat yun ang pawang totoo, walang mali sa sinambit sa inyo. Kung may mali, kayong mali ang isip. Kayong mali ang pag-iisip. Iniba nyo ang ibig sabihin at ipalagay ng Ama sa inyo. Ang layon at nasa lamang ng Ama at Kristo sa inyo, matama kayo at matumpak sa pananalig pananampalataya at matama sa pagtanggap sa Kanya. Makakilala kayong lubos, makatanggap kayong ganap, at magliwanag kayong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po mga minamahal, pumilera po kayo ng 6 na hilera.